tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Uy! Pasado alas 5 na! Hindi ka ba uuwi? Kanina ka pa nagre-retouch ng makeup mo. Pero hindi mo pa nailalagay sa bag mo yung mga papers na dapat mong iuwi. Mas nauunang paglalagay mo ng mga papers na dadalhin mo sa bahay ninyo bago ka mag-retouch ng makeup mo. Ngayon, mas nauna pang mag-makeup mo pero hindi mo pa ginagawa yung inuwi mong trabaho sa bahay nyo. Kwan... Anong kwan nga? Hindi na ako mag-uwi ng trabaho sa bahay. Ano? Ang ibig mong sabihin? Ayaw mong mag-overtime? Naku! Sayang din ang kikitain mo, ano? Maganda nga ang naisipan ni sir na iuwi na lamang ang mga paperworks para hindi na tayo gabihin sa daan. Ako nga na, iisa lang ang kapatid kong pinag-aaral. Gustong-gusto kong mag-overtime. Samantalang ikaw na dalawang kapatid mong pinag-aaral, ayaw mong mag-overtime. Ang uwi mo naman. Sinigurado ko lang na hindi ko na iuwi ang trabaho ko eh. Ang dami mong litanya. Nagtataka lang kasi ako. Bakit ayaw mo mag-overtime ngayon? Dala-dalawang pinag-aaral mong kapatid. Ang sabi ko, hindi ko na iuuwi ang trabaho ko. Hindi ko sinabing hindi na ako mag-o-overtime. Ano? Paano ka mag-o-overtime kung hindi mo iuwi ang mga papers na yan? Kasi gusto kong dito na lamang sa office gawin ang mga trabaho ko. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Her, ginabi ka na naman yata. Nag-overtime kami sa trabaho, inay. Ano? Pati rin ikaw nag-overtime? Oo naman po. Akala ko ba na-promote ka na bilang isang manager? Na-promote na nga ho ako. Kaya ko nga pinagbubuti ang trabaho ko para walang masabi sa akin ng may-ari ng kumpanya. Sa bagay, tama nga yung ginagawa mo. Kaya lang, anak, naawa lang ako kay Mina. Mina? Oo, si Mina. Ang tagal niyang naghintay dito sa iyo, dito sa bahay. Bakit po? Nagpunta na naman ba siya dito? Oo. Bakit kasi pupunta siya dito sa bahay? Alam naman niyang may trabaho ako. Mabuti na rin yung nandito siya sa bahay para kahit papaano. Mapalapit kami sa isa't isa. Alam mo na, siya ang gustong-gusto kong maging manugang. Inay. Gising pa pala kayo. Mano po? Bakit ngayon ko lang, ha? Abay, gabing-gabi na. Nag-overtime po ako. Nag-overtime ka? Opo. Ito nga't, wala akong dalang mga papel eh. Oo nga. Pero, bakit? Ibinalik ba ng boss mo dati sa office kayo mag-overtime? Oho. Sige po, papasok na ako sa kwarto ko. Teka muna. Ipapainit ko lang yung pagkain mo. Tiyak na malamig na yan. Huwag na unin yung ipainit, itay. Ilalagay ko na lamang sa ref para hindi mapanis. Ha? Bakit? Kumain ka na ba? Oho. Kumain na po ako sa labas. Ano? Kumain ka na sa labas? Abay, ang mahal-mahal ng pagkain sa labas, ha? Bakit hindi mo na
iniuwi ang gutom mo. Eh, hindi naman po ako ang gumastos. May naglibre lamang po sa akin. Oh, sige po itay. Maliligo pa ho ako eh. Perla, bakit? Tignan mo ang babaeng ito, oh. Sa kabalahan sa trabaho, hindi na yata naririnig ang pagtunong ng bell. Ha? Bakit ba? Eh, break time na, no? Sub ko na naman kasi sa trabaho mo, kaya hindi mo na napansin ang oras. Break time na! Ah, ganun ba? Hi, girls. Oh. Ah, si sir. Sir? Oh, Perla. Bakit parang kang natakot dyan? Nakakatakot bang pagbumuka ko? Ho, eh, hindi po. Eh, nagulat lamang po ako, sir. Ganun ba? Eh, hindi kayo lalabas? Break time na. Busog ba yata ang mga kaibigan mo at nakatutok pa rin siya sa harapan ng monitor ng computer? Ay, oo nga po, sir. Eh. Ito nga po eh. Niyayaya ko siyang lumabas para makapagmerienda kami. O, Lita, hindi ka ba magmimerienda? Tinatapos ko lamang itong ginagawa ko, sir. Tama na yan. Magmerienda ka muna. Oo, malapit na. Huy, ano ba, Lita? Tumayo ka na dyan at magmerienda na tayo. Nagugutom na ako eh. Bakit? Hindi ka ba kumain sa bahay ninyo kanina umaga? Eh, kumain. Pero konti lang kinain ko dahil nagmamadali nga ako. Alam mo naman, traffic. Sige na, Lita. Mamaya mo na yung tapusin. Sige na nga. Saglit lamang kung ganoon at isisave ko lang itong natapos ko. Narito na lahat ng order natin. Kumain na tayo. Magpakabusog kayo, ha? O, Lita, kumain ka ng kumain. Hindi masarap kainin kung malamig na ang pagkain. Okay, sinabi mo eh. Lita, mamahaling restaurant tong pinasok natin. Wala sa budget ko ang ibabayad ko dito. O, Perla, hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Ayaw ba ng pagkain? Hindi naman sa iyo ko, sir. Kaya lang eh. Nag-aalanganin kumain. Dahil wala raw sa budget niya ang kumain sa ganitong kainan. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Libre ko to sa inyo. Kaya kumain lang kayong kumain. Magandang tanghali po, Tita Luring. Oh, ikaw pala, Senya. Alika, pumasok ka. Salamat na lamang po sa alok, pero hindi na po kasi ako papasok sa lobby. Dinalhan ko lamang kayo ng pakbet. Ha? Hindi po ba paborito ninyo ang luto ng pakbet? Ha? Oo! Paborito ko nga ang pinakbet. Ito po, oh. Dinalhan ko po kayo para hindi na po kayo magluto ng gulay. Ay, nako. Ang dami naman nito. Eh, mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay eh. Ay, hindi po kasi. Ka-text ko po si Hill. At ang sabi, uuwi daw siya ngayong tanghali dahil may nakalimutan yata. Ha? Uuwi ang anak ko ngayong tanghali? Opo. Yun po ang sabi sa akin kanina sa text. Eh, anong oras na ba ha? Mag-aalas 11 na po. Ay, naku. Paano kaya to? Hindi pa ako nakasaing. Ang ibig ninyong sabihin eh, wala kayong nalutong kanin? Oo, kasi pag ganitong tanghalian, dinadalhan na ako ng pagkain ko ni Adiling na panganay kong anak.
Mag-isa nga lang naman akong kakain ng tanghalian. Kaya hindi na ako nagluto ng tanghali. At nako, teka. Magsasayang ako kung ganun. Dito pala manananghalian ang anak ko. Ay nako, huwag na po kayong magsaing. Sobra naman po sa amin ni Ate Huling yung kanin dahil sinusubrahan ko po talaga. Eh, para po may merienda kami mamayang hapon. Yun na lamang po ang ibibigay ko sa inyo. Ay, naku, Senya. Nakakahiya naman sa ate mo. Magugutom mamayang hapon. Anong ipapakain mo sa kanya? Eh, bibili na lang po ako ng tinapay dyan sa bakery na malapit sa bahay. Sige po, babalik na lamang po ako sa bahay para kunin yung kanin. Ano po? Bigay ni Senya ang kinakain ko ngayon? Oo, anak. Nakakaya naman sa kanya. Bakit kasi bigay pa siya ng pagkain? Bakit kayo may ng pagkain sa kanya? Ay, hindi. Siya mismo ang nagkusang nagbigay ng pagkain sa akin eh. Tiranggap niyo naman. At bakit hindi ko tatanggapin? Ibinigay nga niya eh. Baka mamaya masasaktan pa kung tatanggihan ko. Kaysa naman ako ang malagay sa alanganin. Ano na lamang sasabihin niya na wala tayong pagkain? Bakit po? Wala na ho ba tayong pagkain? Wala na ho ba tayong bigas? Bakit kailangan magbigay siya ng pagkain sa atin? Eh, hindi mo naman kasi sinabing dito ka manananghalian. Hindi ako nagsaing. Eh, tamang-tama naman na naghatid siya ng pinakbet. Eh, siyempre, grasya. Tinanggap ko. Kaso nga, nakakahiya. Baka kung ano pang isipin niya. O di mas nakakahiya kung hindi ko tatanggapin ang binibigay niya. Tayo na nga ang binigyan ng grasya, eh, tatanggihan ko pa. Alam mo, anak, kahit ano ang ibigay sa'yo, tanggapin mo para hindi mapahiya yung taong magbibigay. Kababaing tao naman kasi na Adiling eh. Eh, ano naman kung babae siya? Masama bang magbigay ang babae? Eh, kung nagluto kasi kayo ng tanghalian, hindi naman po masasayang eh, dahil kakain naman natin sa gabi. Ganito yun kasi, anak. Hindi ka nga dito kumakain sa tanghali. Kaya ang kinakain ko, yung kanin na tira. Eh, minsan, nadatnan ako ng ate Adiling mo na kumakain ng malamig na kanin. Sinita niya ako, bakit daw kaning lamig ang kinakain ko. Eh, sinabi ko na hindi ka naman nananghalian dito. Kaya, ayun, magluto na lang ako sana. Eh, masasayang lang ang gas. Kaya mula noon, dyan na lang ako sa bahay ng ate mo kumakain ng tanghalian. Kung minsan naman eh, hinatira na ako dito. Kung hindi ako kaagad makapunta sa kanila. Oh, yun naman pala eh. Di humingi na rin sana kayo ng kain kay Ate Adiling kaysa siya Senya pa ang magbibigay sa inyo. Teka nga muna. Bakit pa parang malaking usapin ang pagbibigay sa akin ng pagkain ni Senya? Nanghihinala ka ba na naglalagay siya ng lason sa pagkain? Aba, napakabuting tao ni Adiling. Hindi naman sa naghihinala kung maglalagay siya ng lason. Eh, alam naman natin... Alam natin ano? May gusto siya sa akin. Kaya nga, mas dapat kong tanggapin ang mga ibinibigay niya para hindi siya magtampo sa atin dahil siya ang gusto kong maging kasama mo sa buhay. Inay! Bakit mo ba ako niyayang lubas ngayon?
Isang araw lang nga lang ang day off natin eh. Papagurin mo pa ako. Doon naman. Walang naman kita ni Yaya dito eh. Ano bang gagawin natin dito? Ano pa? Di maghuhulog ng buwan ng contribution ko sa SSS. Eh, ikaw naman kasi. Ayaw mo pa yung sinasabi ko sa'yo na mag-buy ka na lang sa online kaysa ganito na nagtitiis ka sa pila. Ah, dito ba ang pila? Ah, opo! Ah, day ka, Ali. Nauna po ako dito sa pila. Eh, senior naman ako eh. Tambihira. Lagi na lamang dinadahilan ang pagiging senior citizen. Kahit ang lakas-lakas pa. Shh! Yung boses mo, baka marinig ng matanda. May sinasabi ka ba, Ineng? Ah, wala po. Ang sabi ko, mag-install na lang ako ng apps ng website nito para hindi na ako nakikipila para lang tsingita ng senior citizen. Ha? Lita naman. Sophia, tara na nga. At tulungan mo na lang akong magbayad sa online. Nakakainis. Nakakangali talaga ang nasa harapan ng computer maghapon. Masakit na nga sa mata, masakit pa rin sa likod. Mahirap talagang maging mahirap. Magpasalamat na lang tayo dahil may trabaho tayo. Aba, mas kawawa yung mga taong walang trabaho, ano? Kaya nga ako nagsisipag eh. Dahil ayokong maranasan ng mga magiging anak ko ang hirap ng buhay. Hello, girls! O, si sir, papalapit. Nakita pa yata yung nag-uusap. Bala yata kayo masyado. Ah, busy po talaga kami, sir, sa pagkichismisan. Ay, sir, sa trabaho pala. Oo nga eh. Nakikita ko nga. Ah, siya nga pala. May dala pala akong fruit salad. Merendahin niyo mamaya, ah. Sir? Oh, pahingan ka naman, Lita. Hindi ka pa napapagod dyan? hindi naman. Okay lang naman ako. Ako, sir. Nangangalay na nga ang braso ko sa kaka-encode ng mga datas. Ah, siya nga pala, Lita. Marami pa ba yung ginagawa mo? Medyo marami-rami pa eh. Ganun ba? Ipasa mo na lamang yung ginagawa mo kay Sophia. Ha? Bakit? Mag-out of town ako. Dahil may kliyente tayo na taga-ibang bayan. Magpapasama sana ako sa'yo. Ha? Ah? Sasamahan kita. Kung isasama natin si Sophia. Ang ganda-ganda naman dito. Napakaganda at napakatahimik pa. Nagustuhan mo rin ba? Oo. Mabuti na lamang at sinama tayo ni Sir. Nasaan na si Sir? Ayun o. Kausap niya yung kliyente ng kumpanya. Alam mo, friend, may napansin ako kay Sir. Ano? Gusto niyang manligaw sa'yo. Tama ba ako? Oh, may relasyon na kayong dalawa. Wala pa. Nanliligaw pa lamang siya, no? Mapalad ka at bigating tao ang nanliligaw sa'yo. Kung ako sa'yo, huwag mo nang patagalin pa ang paliligaw ni Sir. Sagutin mo na siya kaagad para hindi na siya makawala. Sira, pwede ba namang sagutin ko na siya kaagad nang hindi ko pa nakikilala ng lubusan? Ano pa bang hanapin mo kay Sir? Gwapo, may matatag na trabaho, mabait, at higit sa lahat, single. Huwag ka nga susol. Hindi lang naman si Sir ang nanliligaw sa akin eh. Alam ko, pero kung ako sa'yo, si Sir na lang piliin mo. Kasi kilala mo na ang kanyang pagkatao. Teka, kailan pa ba siya nanliligaw sa'yo? Mag-iisang buwan na siguro. Oh, kaya pala.
Ang titigan ninyong dalawa ay ang lagkit. Hindi kaya magsawang mandigaw si Hill kay Lita. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kaisara ng ating